Welcome back to my YouTube channel. Hey guys, Yosh here. Welcome back to my channel. It's been a while. Lagi ko talaga sinasabi kapag nag-film ako, it's been a while kasi matagal akong hindi nakapag-upload. 2 weeks ago yung last upload ko, guys. Kaya this time, finally, I'm back! At meron tayong panibagong video ngayon. Ang gagawin natin is mag-makeup ako. Gagayahin ko si Leticia Velasco. For sure, kilala nyo na siya, guys. Dahil, you know, sikat siya ngayon when it comes to makeup and such. Kaya yun na nga, gusto ko siya gagayahin, guys. Dahil madami na nagsasabi sa akin, nag-DM sa akin na, uy, sis, may similarity kayo kapag nag-makeup si Leticia. Kaya sabi ko, oh, parang meron ngang similarity kaming dalawa. Kaya gagayahin ko siya. Meron siyang, hinaghanap talaga ako ng makeup look niya na hindi niya ginaya sa mga celebrity. Yung talagang everyday makeup look niya lang, guys. Kaya, ayan. Ayan yung itatry natin na i-recreate. At nag-contacts pa talaga ako para at least kahit papano talagang magaya ko siya ng bongga. At yeah, ayan. Sobrang simpleng makeup lang talaga ito. Kaya ayan, isa-start na natin. First off, maggamit ako ng Lux Organics Beauty Mist from Unclothes. Favorito ko talaga to. Yung amoy talaga niya sobrang nakaka-fresh. Let it dry lang muna. Anyways, nag-search talaga ako about Leticia at pinapanood ko din yung mga videos niya. Sobrang galing talaga ng batang to. I think mga nasa 20, 21 pa siya. Sobrang bata pa sa murang edad. Grabe talaga yung talent niya sa pag-makeup. Magagaya niya talaga yung mga celebrity. Talagang makopya na talaga. Pero ako, wala akong talent na ganun. Yung kaya ko lang is simple makeup lang, ganun. Gagamit ako ng primer, guys. Okay. Ay, gamit ko pala Maybelline, Baby Skin, Instant Pore Eraser. Kailangan natin to dahil alam nyo naman yung pores natin at yung mga blemishes natin dyan. Isa din to, guys. Kaya hindi ako naka-upload agad dahil mga tigyawat na yan. Kaloka. Tumutubo talaga sila. Pero pa isa-isa lang. Meron akong product ngayon na ginagamit. At gagawa ko ng review nun soon. I-share ko din siya sa inyo, guys. And after is, yung foundation natin, gagamitin ko itong Superstay Matte Foundation from Maybelline. Ito talaga yung favorites ko. At sinesearch ko din yung Instagram ni Leticia, guys. Nagsa-start siya mag-makeup around 2015 hanggang sa nanggagaya na siya ng mga makeup ng celebrity. Tulog ang nakukuha niyo kasi ang galing lang. Sobrang galing. Nakaka-mangha talaga. Nakaka-impress talaga yung talent niya na ganyan. Sa pag-makeup is nakukuha niya. Yeah, try natin sa kanya kasi simple makeup look, pero meron kami similarity parang dito, no, pero yung kilay ko manipis lang talaga. Yung sa kanya medyo medyo makapal pati leeg. Lagyan din natin yung ating leeg dahil para magpantay yung kulay. Pangit din naman tingnan, maputi yung mukha natin tapos yung leeg hindi. Di ba? Okay, so after nyan, magko-concealer ako, guys. Gagamitin ko is Shaweel Concealer. Okay, dahil takpan natin yung mga katotohanan sa mukha natin. Yung mga blemishes. Pati sa mata. Kaloka to concealer na to, ha? Ayaw lumabas. Medyo natakpan. Katapos, isit ko lang yung ating foundation. Gamit itong Superstay pa din, guys. Powder foundation. Okay. Pagkatapos, dito sa look niya, guys, ay
yung kilay niya is medyo hindi siya ganun on fleek. So, parang natural eyebrows lang niya talaga. Pero as you all know, yung kilay ko is manipis lang. Kaya, lagi naka-on fleek. Yung kilay ko naka-ganun talaga. Ang dami nga nagsasabi na, uy, ang taray ng kilay mo, te. Parang malita mo tingnan. Pero hindi, kilay ko lang talaga yun. Okay, itatry ko na medyo hindi ganun kakapal at hindi ganun ka-on fleek yung kilay. Kasi gagayahin ko yung sa kanya, guys. Itatry ko lang. Kung hindi, de, okay lang, diba? So, gagamit ako ng eyebrow pencil. Okay? Itatry natin. Kasi matagal-tagal na din akong hindi nakapag-eyebrow pencil, guys. Kasi ang lagi kong ginagamit is yung eyebrow gel. Kaya, good luck sa akin. So, brown yung kilay niya. Try ko lang. Kasi yung kilay ko talagang manipis lang, guys. Kahit anong gawa ko talaga, parang ang nipis pa rin talaga tingnan. Kahit anong gawin ko, guys. Pero okay na yan, oy. Consider nyo na lang. Ayan, hindi ko siya masyadong kinapalan, ha. Ayan, okay na ba? Pantay ba? Hindi pantay yung kilay. Aloka. Hindi talaga siya pantay, guys. Pero okay lang yan kasi ang kilay natin is magkapitbahay lang. Hindi ko talaga magaya yung kilay niya. Ayan, okay na ako dyan. Uy, huwag na natin i-focus masyado. Dahil kapag inano, baka pumangit siya. Diba? Okay, move on tayo sa ating eyeshadow. Yung sa kanya, guys, ay medyo peachy look na medyo pa-highlight. May pa-highlight siyang nagaganap sa kanyang eyeshadow na merong parang merong shimmer. Kaya ang gagamitin ko is itong eyeshadow palette na to na medyo meron siyang peachy. Ito yung gagamitin natin at ito o kaya ito. Tapos meron naman tayong pa-shimmer-shimmer dyan. O, diba? So, try natin gamitin tong mga to. Okay, let's start! Tingnan ko nga ulit yung ano niya. Sobrang simpleng eyeshadow lang talaga. Tapos, meron siyang pa-eye wing na sobrang nipis lang. Try natin! Ang laki naman yan, bang! Iwawarm muna natin yung ating crease. Base lang natin sa ating eyeshadow. Keep in mind, hindi ako pro, guys, ha? Hindi ako pro talaga sa pag-makeup ng mga ganun, ng mga hindi kagaya kay Leticia. Talagang hinangaan ko siya sa makeup kasi ang galing. Ang galing, besh. Ang galing talaga niya. Siguro kung nagsisimula siya dati, talagang parang everyday siya nagme-makeup hanggang sa ang galing kasi. Pero nakikita ko din sa Instagram niya, guys, ang galing din kasi niya mag-drawing. Hindi ka na magtataka na, uy, ang galing mo. Yun, ang galing talaga niya sa drawing. Eh ako, pag magdo-drawing siguro ako, ay nako, wag na lang. ang alam ko lang pagdo-drawing is yung kilay ko lang. Okay, start na natin yung medyo peachy o orangey na eyeshadow, guys. Yung pangalawang shade naman yung itatry natin. Medyo red, orange, mamaya after this. Ay, tapos, ang tatry ko namang gamitin itong pinaka-dark na shade. Ayan, medyo nabuhay niya yung kulay ng light orange kanina na in-apply natin. Okay, ayan. Sobrang simple lang. Tapos, maglagay ako ng konting shimmer lang, guys, dito banda. Okay na ba tayo dyan? Tapos, dito sa baba naman, maglagay din tayo ng kaparehong shade lang din. Okay. Is, maglagay tayo ng konting pa-eye wing lang. Konting-konti. Gagamitan ko muna siya ng eye pencil para hindi mahirap. Kasi hindi mo marunong din sa, guys, pa-eye wing na yan. Kailangan natin ng outline muna. Okay, and then, maglagay na tayo ng pa-eye wing natin, guys. Gamit ko pa din siya wheel. Try ko, kasi paganyan yung eye wing niya, paganyan. Ayan, sinimplihan ko na lang, guys. Kasi talagang, hindi ako marunong. Okay?
Okay na ako dyan. Pagkatapos is mag-ano na ako, mag-blush. Gamitin ko itong blush na to. Kasi yung blush niya, guys, medyo pa-drunk blush. Kaya medyo kapalan tayo ng blush. Grabe. Kapalan. Tapos sa ilong, lagyan din natin. Nasobrahan dito. Contour din siya sa kanyang ilong. Konti. Kamayan ko na lang. Ito lang yung gagamitin ko for ilong. From Essence, guys. Okay. Ayan. Para na tayong na-sun-kissed, guys. Na-sun-kissed. And pagkatapos is gamitan natin siya ng highlighter. Ito yung pinaka-paborito talaga. Malapit na siyang maubos. Konting-konti na lang. Pero sobrang bango nito, guys, for me. At nagkakahalaga lang siya ng 99 pesos. Ito talaga yung paborito ko. Baka mahanap niya ito sa Robinsons. For me. Ayan. Sobrang ganda nito, guys. Mag-highlight lang tayo sa ating ilong. Ayan. Para at least tumangos naman tingnan. Naglagay lang din ako ng highlighter dito kasi naglagay din siya dito sa may mata. Tapos, naglagay din siya ng highlighter, guys, dito. Okay, move on tayo sa lipstick. Ang sa lipstick naman, guys, medyo pouty lips siya. Kaya itatry natin na magpa-pouty yung lips natin. Gagamitin natin is Less Truce at itong Maybelline kasi para magmamatch silang dalawa. Kasi iba yung shade yung sa kanya. Nude na medyo may pagka-pink. Ang unahin ko is itong Less Truce muna. Tapos patungan ko siya ng Maybelline Matte Lipstick. Sobrang pouty talaga ng lips niya. Maganda siya kasi pa-heart shape yung lips niya, guys. Okay, tapos patungan ko na siya ng matte lipstick, guys. Parang wala namang nangyari. Pero at least, ayan na yung eyeshadow natin. Ayan na yung final look natin, guys. Lastly, maglagay lang muna ako ng Lux Organics. Ganoon pa din. Para mukhang fresh. Parang mukhang fresh talaga yung ating face. At yung sa buhok niya, sobrang simple lang. Kasi pareho kami ng buhok. Naturally wavy talaga. Na medyo may pagka-curl. Ganyan. Ginaganyan lang niya yun. Yung sa picture. So this is the final look. Simpleosh Transform. Leticia Velasco. Parang ano ko lang siya, guys. Bunsong kapatid. Kasi kapag nagme-makeup na, talagang meron kaming similarity. I agree. Sana mag-a-agree din siya, no? wala akong mahanap na top, so ito lang yung top na sinuot ko para at least kay papano magaya ko din yung look niya na naka-backless lang. Pero wala akong stripe na backless, kaya ito lang. Ayan. Paano ba yung look niya? Maganan. Tapos, naka-smile siya na walang ipin. Charot! Nagaya pa. Kagayay ko nga yung ano niya, yung sa kapag nag-i-entro siya sa kanyang channel. Ganyan siya. Welcome back to my YouTube channel. Ganun ba yun? Kaloka, no? Okay, guys, I think that's it for this video. Kung na-enjoy nyo, please like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe now. And I hope to see you guys on my next one. Bye-bye.